ra ipaning nyawang trumpetang saat pagkabagabag sa Diyos tayo'y tumawag sa ating mga kaaway tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa araw na ito ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng Panginoong Hesukristo, ang walang hanggan at dakilang pari. Hilingin natin sa ating mahal na pong Jesus Nazareno na dalhin ang ating mga alay at pasasalamat sa puso ng ating mahabaging Ama. Hilingin natin sa ating mahal na pong Jesus Nazareno na gawing katanggap-tanggap ang ating mga sakripisyo at alay upang maging karapat-dapat ang ating pag-aalay, magpakumbaba tayo katulad ni Jesus. Aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Panginoong Jesus, Ikaw ang daan patungo sa kaharian ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, Ikaw ang katotohanan ng magpapalaya sa amin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw ang aming buhay at muling pagkabuhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong tinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, Bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka,
maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo ang iyong bugtong na anak na maging kataas-taasan at walang hanggang pari para sa iyong kaluwalhatian at para sa aming kaligtasan. Marapatin mo na sa pagkakaloob ng Espiritu Santo ang iyong mga hinirang na mga lingkod at katiwala ng iyong misteryo ay makatupad ng may karapatang lubos sa atas ng paglingkod na kanilang tinanggap. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac matapos gapusin. Nang sasaksakinan niya ang bata, tinawag siya ng anghel ng Panginoon at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan, na ipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Paglingon niya'y may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog na kapalit ng kanyang anak. Ang lugar na iyo'y tinawag ni Abraham na ang Panginoon ang nagkaloob. At magpahanggang sa ngayon, sinasabi ng mga tao, sa bundok ng Panginoon ay may nakalaan. Mula sa langit, nagpakitang muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, Akong Panginoon ang nangangako sa iyo. Yamang hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Lulupigin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat ikaw ay tumalima sa akin.
binalikan ni Abraham ang kanyang mga alipin at sama-sama silang umuwi sa Beer-seba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga paghahandog pati mga hain, hindi mo na ibig sa damba na dalhin, upang iyong salay iyong patawarin. Sa halip ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko ako'y naririto, nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundi iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y ipinagsasabi, di ko inilihim sa aking sarili. Pati pagtulong mo't pag-ibig na tapat, sa mga lingkod mo'y isinisiwalat. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Silang lumalapit sa iyo'y tulutan, ng ligaya't galak na walang kapantay. Bayaang sabihing ang poon ay dakila, nang naghahangad maligtas na kusa. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Masunuring Kristo Jesus, naghain ng buhay sa krus, kaya't tinakila ng Diyos. Binigyan ng ngalang tampok sa langit at sansinukob. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinama sila ni Jesus sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Dito muna kayo, mananalangin ako sa dako roon." Ngunit sinama niya si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo at nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, "Ang puso ko'y tigib ng hapis na halos kamatay ko. Maghintay kayo rito at makipagpuyat sa akin." Pagkalayo ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin, "Ama ko, kung maaari ilayo mo sa akin ang kalis ng paghihirap na ito. Gayunman, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari." Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, "Talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit isang oras man lang? Magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang Espiritu'y nakahanda, ngunit mahina ang laman." Muli siyang tumayo at nanalangin, "Ama ko, kung hindi maiaalis ang kalis na ito nang hindi ko inumin, mangyari ang iyong kalooban."
ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan natin, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Tayo narito upang ipagdiwang ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo at hinihiling natin sa Kanya dalhin ang ating mga alay sa ating mahabaging Ama sa langit. Kaya nga't bilang mga deboto, bilang mga alagad, bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ang araw pong ito ay itinalaga bilang kapistahan ng ating Panginoong Jesucristo, ang dakila at walang hanggang pari. Siguro po sa iba sa atin, hindi tayo pamilyar sa pistang ito. Kung papaano noong Lunes, kapistahan ni Maria, ina ng simbahan, ang kapistahan ding ito ay bago sa ating pandinig. Si Papa Benedicto ika-16 ang nag-ayos at nagsagawa lalo na ng liturhiya para sa misa ng kapistahan ni Kristo, ang dakila at walang hanggang pari. Siguro, sasabihin natin, bakit kailangan ito? Sapagkat lalo na tayo, ang mahal na pong Jesus Nazareno, hindi maikakaila ang ating pagmamahal at debosyon sa kanila, sa Kanya. Ano yung nais bigyang pansin at halaga ng pistang ito? Walang hanggan at dakilang pari. Hindi natin kayang maligtas sa pamamagitan ng sarili lamang natin. Gano man tayo kabait, gano man tayo kagaling, gano man tayo kabanal, kahit mula alas 5 hanggang alas 6, magsimba kayo oras-oras. Kahit magbigay kayo ng milyon-milyon sa mga pulubi at dukha, kahit na maglingkod tayo araw-araw sa mga nangangailangan, hindi natin kayang iligtas ang sarili natin. Hindi kayang iligtas ng mga mabubuti nating gawa ang sarili natin. Kung dito sa lupa, kaya nating manuhol para makuha ang gusto natin, hindi natin kayang suhulan ng Diyos para tayo'y makapasok sa langit. Ang kailangan natin ay ang sakripisyo ni Jesucristo, ang dakila at walang hanggang pari. Walang hanggan. Kaya nga't nung inalay ni Jesus ang kanyang sarili sa krus, nung inalay niya ang kanyang buhay sa Ama, nagsilbi siyang pari natin. Ano raw po ba ang ginagawa ng pari? Nag-aalay. Kaya nga sa lumang tipan, ang mga pari sa templo ay nag-aalay para sa katubusan ng bayang Israel. Ngunit ang lahat ng iyan ay ipinawalang bisa sa pag-aalay ni Jesus. Hindi na kailangang mag-alay ng mga hayop. Kaya noong unang panahon, pumapatay sila ng hayop. Inaalay nila ang dugo at laman ng hayop
Dahil inakala nila ito ang makapagpapanatag sa kalooban ng Diyos. Pero ngayon, hindi na kailangan ng mga alay na ito. Hindi na kailangan may patayin sapagkat si Jesucristo mismo ang nag-alay ng kanyang sarili para sa ating kaligtasan. At walang hanggan. Bakit? Dahil minsanan lang ang pag-aalay ni Jesus sa Nazareno. Kung dati-rati yung mga pari sa templo, laging nag-aalay, laging pumapatay na mga hayop kay Jesucristo, isang beses lang yung ginanap niya sa Kalbaryo, sapat na. Siguro kung tatanungin natin, kung sapat na yon, ano yung ginagawa natin kung tayo'y nagsisimba? Tayo'y sumasabay, nakikilahok sa pag-aalay ni Jesucristong dakilang pari. Sabi ko nga sa inyo kanina, sa ganang atin, hindi tayo maliligtas. Ang dasal natin, kung tayo lang ang magdadasal, hindi makararating sa puso ng Ama. Kaya anong ginagawa natin tuwing tayo'y nagsisimba? Tayo'y sumasabay sa walang hanggang pag-aalay ni Jesus Nazareno. Kung para lalo niyong maintindihan, para tayong umaangkas sa jeep. Si Jesucristo ang nagmamaneho. Siya ang may dala ng sasakyan. Hindi tayo makararating sa Ama, ano man ang gawin natin, ay aangkas tayo sa kanyang pag-aalay. Kaya paminsan-minsan nagpapaalala ko sa mga nagsisimba, kapag nagsisimba tayo, huwag na kayong magrosaryo. Huwag na kayong magnobena. Huwag na kayong magsariling dasal. Sapagkat pag ginagawa natin ang misa, sumasabay tayo kay Jesus. Yun ang mas mabisang dasal. Yun ang mas kumpletong panalangin. Yun ang mas katanggap-tanggap na pag-aalay. Kaya sumasabay tayo sa misa. Kapag kumakanta, kapag may pagbasa, nakikinig tayo. Kapag nagkakaroon ng pag-aalay, sumasabay tayo. Dahil siya ang kataas-taasang pari. Tanging ang pag-aalay lang niya ang makararating sa Ama. Kahit ang panalangin ng mahal na birhen o sino mang santo, ang lahat ng ito darating kay Jesus. Tanging si Jesus lamang sapagkat siya ang kataas-taasan, walang hanggan at dakilang pari. Sumasabay lang tayo sa kanyang pag-aalay. At kaya nga't panghuli, ang mahalagang paalala sa atin, kung gusto nating sumabay sa pag-aalay ni Jesus, hindi lang isabay ang ating isip at puso, kundi isabay din ang ating kalooban. Narinig natin kung paano yung pag-aalay ni Abraham sa unang pagbasa. Hindi lang siya sumunod. Sumunod siya ng may pagmamahal, ng may katapatan. At narinig natin sa Ebanghelyo, sa Getsemani, yung gabi bago inalay ni Jesus ang sarili sa krus, nang sinabi niya, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Ang pag-aalay ni Jesus, tigib ng pagsunod at pagmamahal. Hindi tayo basta nag-aalay lang. Hindi tayo basta sumasabay lang kay Jesus. Hindi tayo basta nagsisimba lang, nagsasakripisyo lang o nagnonobena. Hindi tayo basta nagpuprosesyon lang o nag-aayuno. Ang tanong, katulad din ba ito ng alay ni Jesus Nazareno?
puno ng pag-ibig, puno ng pagsunod, puno ng katapatan. Kung yung pag-aalay natin wala sa loob natin, kung yung pagsisimba natin kulang sapagkat puno pa rin ng galit at paghihiganti, kung yung sakripisyo natin, yung paglilingkod natin, ay hindi tumitimo sa buhay natin, kaya paglabas natin, iba ang ginagawa natin, paglabas natin, tuloy pa rin yung kasalanan natin, paglabas natin, hindi na kalooban ng Diyos ang mangyayari, kundi kalooban natin, hindi tayo tunay at lubos na sumasabay sa pag-aalay ni Jesus, ang dakila at walang hanggang pari. Hindi lang tayo nagsasakripisyo, nagmamahal tayo. Hindi lang tayo basta nagdadasal, nagpapatawad din tayo. Hindi tayo basta nagdedebosyon lamang, nagmamalasakit din tayo sa ating kapwa. Kaya nga't mga kapatid, sa kapistahang ito ni Kristo, ni Jesus Nazareno, ang walang hanggan at dakilang pari, maging sana ang dasal natin ay katulad ng nasa Salmo Responsorio, handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kung araw-araw daw, ganun ang ating dasal, lalo na kapag tayo nagsisimba, tunay tayong sumasabay sa pag-aalay ni Jesus Nazareno. Pagsitay na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, bagamat mabubuhay tayo sa mundo, hindi tayo nabibilang sa mundo. Tinatawagan tayo ng katotohanan ito upang manalangin para sa lahat ng tao kaysa ni Kristo na hindi nagnanais na may maligaw ng landas, na nanalangin si Jesus sa Ama para sa tunay na pagkakaisa ng lahat ng kanyang mga anak. Ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng Kristiyano, naway sumampalataya sa pag-ibig ng Diyos at makatagpo ng pagkakaisa sa nag-iisang pastol, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa bayan, naway maging saksi sa katotohanan ng kanilang pananampalataya, lalo na sa paggamit ng kanilang kapangyarihan at sa pagtupad ng kanilang mga pananagutan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyanong tapat sa pananampalataya, naway magsikap na maging banal sa kanilang araw-araw na pamumuhay, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga matatanda, mga nangungulila, mga may kapansanan, at mga may sakit, naway magtiwala sa Diyos na nagpapalakas sa kanila sa pamamagitan ng init ng kanyang presensya, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway mabuhay na walang hanggan kasama ng Diyos ng pag-ibig, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating idulog ang iba pa nating mga kahilingan. Butihing Ama, habang iniibig namin ang isa't isa, nabubuhay ka sa amin at nagiging ganap ang iyong pag-ibig na nasa amin.
Tanggapin mo ang aming mga panalangin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna lahat. Ang aming panalangin sa iyong dahambana, katulad ng halimuyak ng insensong umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaas at sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihin niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming tagapamagitang si Jesucristo ay siya nawang tumulong sa amin upang maging kalugod-lugod sa iyo ang aming mga handog na ito, at kami naway gawin mong kalugod-lugod na hain sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Sa paglukob ng Espiritu Santo, ang iyong anak ay naging lingkod mo upang mahihain ang bagong tipang walang hanggan at ang pagganap nito'y mapasa iyong sambayanan. Itinampok niya kaming sambayanan mo upang kami makapaglingkod sa iyo. Ipinamanan niya ang kanyang ginampanan sa mga hinirang at pinutungan ng kanyang kamay. Sa pagsasalo sa huling apunan, ang paghahain ng anak mong muling nabuhay ay pinanguluhan ng mga hinirang ng may pagmamalasakit sa iyong angkang dinudulutan ng salita mo't pagkaing bumubuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, Poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsilod po ang lahat. Tuwing tayo nagsisimba, tayo'y nakikilahok sa pag-aalay ni Jesus Nazareno, ang dakila at walang hanggang pari. Nakipan natin ang ating pag-aalay ng may pag-ibig, kabutihan, katapatan at pagsunod sa ating Panginoon. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yung inabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawa kanya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitay na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghaya niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalo mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito si Jesus Nazareno, ang dakila at walang hanggang pari, ang kordero ng Diyos na galis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubogat sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ay namamalas o aking Jesus, pag-ibig ko sa'yo'y nagniningas, diwa'y nabubuhayan, aking napabatid. Pag-ibig mong lubos, pagtatangi mo sa akin bilang iyong kaibigan. Bagamat kapisan nito ang iyong panawagan, nalimuti ng sarili buong layang kamagdusaya rin sakit anong tamis o kaygaan pagkat ito'y landas tungo sa'yong kaharian. O Jesus kong minamahal, pagkain ka't inumin ang napapagal, pagdurusa man ang iyong kalis, kapanatilihan may kubli. Ang aking nais makapiling ka sa bawat saglit. Sa gitna ng hirap mayroong kapanatagan, sa'y tila at ilahil lubos na napaparam pagkat ito'y kaparaanan na nag-uugnay sa atin na kapwa nag-iibigan. Jesus kong minamahal, pagkain ka't inumin ang napapagal,
pagdurusama ng iyong kalis, kapanatilihan may kubli. Ang aking nais, makapiling ka sa bawat saglit. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service ngayong araw na ito sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Sa darating na June 17, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong magpag-ugnayan sa record office ng parokya na matatagpuan sa ground floor, Cardinal Sin Building, mula ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon. Maaaring hanapin sina Miss Shirley at Miss Jocelyn, record staff ng parokya, para sa mga detalye. Pinapaalalahanan pa rin po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat, manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magdulot nawa sa amin ng ibayong buhay ang banal na pagkain na aming ipinagdiriwang at tinanggap upang sa aming matibay na bigkis ng pagmamahal sa iyo, kami manatiling nagbubunga ng magtatampok sa amin sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Maraming salamat po sa inyong tulong sa ating simbahan. Sa inyong mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, dilata at noodles bilang pang-ayuda sa ating mga kapatid na nangangailangan at nasalanta. Maraming salamat po. Ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin, katulad niya, mag-alay ng may pagmamalasakit at pagmamahal sa ating kapwa. Si Jesus Nazareno, ang dakila at walang hanggang pari, tanging ang alay niya ang makararating sa Ama. Kaya nga't sumabay tayo sa kanyang pag-aalay ng may pag-ibig, katapatan at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala ng mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon. Magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati.